So, mag-start na ako, guys. Pagpasensya nyo na ang ingay. Ayan. So, dahil ayoko namang sirain yung budget namin ng husto. Ayan. Wala akong pambiling vase. So, ang gagawin ko, dahil ito naman ang ginagawa ko noon-noon pa, ma'am, dahil ako ay si Mrs. DIY. Kung merong Mr. DIY, ako si Mrs. DIY. So, para-paraan tayo. Dahil mahilig talaga ako mag-DIY. So, ngayon, dahil wala akong vase, itong, tawag nito, tumbler ng anak ko ang gagamitin ko. Ayan. So, ito yung lalagay ko dito, na hindi ko alam kung saan ko to siya ilalagay dito ba sa lamesa, or ito ba. Ayan, pag-iisipan ko pa kung saan siya babagay. And then, ito naman yung isa, o diba? Mga tubigan to ng mga anak ko na hindi ko tinapon dahil nga may dahilan. Kaya huwag tayong basta-basta magtapon, pati tao, huwag mo itapon agad. Malay mo, diba? And then, so sabi ng anak ko, dahil nga, sabi ng anak ko nga, eh, diba, ulit-ulit ako, pwede na daw to. Ito kasi, mas okay siya dahil plain siya, ayan, oh, white talaga siya, natatakpan yung loob. Ito kasi, nakikita, ayan, oh, kaya sabi ng anak ko, pwede na daw to. Kaya, naisipan ko, eto, yung mga ano dyan, buhangin dito, itatransfer ko dito para di siya masyadong pangit tingnan. So ngayon, ililipat ko na siya, guys. Hindi ko alam kung saan ito babagay. Ayan, di ba? Lipat na natin. Shoutout sa ano ha, shoutout kay Jennifer Bogol. Ayan, thank you sis, na miss mo yung aking fitness. Yung aking pag-workout. Alam nyo, kung kaya, sabi ko nga, kung kaya ko lang talagang gampan ng lahat, sa totoo lang, gustong gusto ko din naman. Kasi nga, ako ang magbe-benefits ng pag-workout ko. Dahil nga, nakakaano din talaga, nakakatulong sa katawan. Totoo yun, kasi talagang nung nag-workout ako, ramdam ko talaga na parang hindi ako madaling mapagod. Kaya lang, meron talagang risk. Kailangan, pag nag-workout ako, dahil nga hindi siya ano, tsaka lalong-lalo na, i-edit mo siya, it takes time talaga. Talaga. Kaya minsan, yung oras ko na magagamit ko dapat sa iba, risk talaga, hindi ko nagagampanan. Pero ina-assure ko na yung mga importanteng bagay na kailangan ko talagang gampanan, nagagawa ko naman. Pero yung iba, hindi talaga, kasi sa pag-edit pa lang, ubos na talaga yung oras ko. Eh ako lang gumagawa dito sa gawaing bahay, kaya talagang ngarag, o diba? Kaya meron pa naman, i-upload ko. Meron akong workout na hindi ko pa na-upload kasi kailangan pa siyang i-edit talaga. Ayan, i-edit ko yun tapos i-upload ko. Kaya thank you so much sa mga nakamiss ng aking mga workout, o diba? Until now, may abs pa naman. May abs pa rin naman tayo. Hindi naman ako ano, hindi ko pa rin naman pinapabayaan yung aking katawan kahit wala akong workout na. Hindi ko naman pinapabayaan yung aking katawan kasi kailangan din natin ingatan dahil nga may mga junakis tayo na umaasa sa ating lakas. Kaya yun. So, anong maganda kaya, guys? Anong maganda? Ito. Ayan. Parang ito na lang siguro ang ilagay ko dito sa lamesa. Papaganyan ko. Yan. Alam niyo guys, kung hindi lang kami palipat-lipat ng bahay, ang dami ko ng mga bulaklak. Kasi talagang, di ba nga, lagi kong sinishare nga sa inyo na talagang sa halaman, ang hilig ko talaga yung namumulaklak. Kaya marami talaga akong artificial na
malaman na ano, bulaklak. Kaya lang, dahil nga sa palipat-lipat kami ng bahay, yung iba, wala na, walay. Nawalay sila. Ilang bahay na nilipatan namin. Diba? Kaya talagang win-work out ko talaga ng gusto na sana ibigay ni God na magkaroon na kami ng sarili naming bahay. So, diba? Parang timang. Ayan! Ang ganda! So, ayan na siya, guys. I think dito siya bagay. Dito. Palitan ko na lang to ng vase pag may extrang budget. Huwag nating pilitin. Pag walang budget, wali. Ayan. So, sorry na han. And then yung isa, dito ko siya ilagay. Ayan. Alam nyo guys, gusto ko talaga magiging seryoso ako. Kaya lang, yung, alam nyo, sa isang video, hindi ako ano. Kaya na lumalabas talaga yung pagkapraning ko. Lumalabas talaga yung pagkapraning ko eh. Kaya, pasensya na. Ay, ang ganda niya. Basta bibilhan ko to ng ano guys. Bibilhan ko to ng magandang vase. Maganda na mura. Huwag tayong bumili ng mahal. Diba? Uy. Alam niyo guys, may technique ako dito eh. Kunyari nakabili kayo ng vase na malaki. Katulad nito, ayan, gumigewang-gewang siya. Lagyan natin ng palaman yung loob. Ayan, ginagawa ko to dito sa iba kong mga ano. Kasi dati bumili ako ng paso na hindi ko akalain hindi magkasya yung lalagay ko. So, ang ginawa ko, sinuksukan ko yung ano para hindi siya ano tingnan, pangitingnan. So, kukuha ako ng ano para ilagay ko dito sa loob. Para hindi siya sasayaw-sayaw. Yan! Ang ganda! Ang ganda niya na guys. Wow. Super nice. Ayan, tatanggalin ko yung isa, yung pink. Lilipat ko na yan dito sa kabila. Iayos ko lang to. Diba? Oh. Ang ganda niya, Shala. Shala, huwag niyo lang pansinin yung vase. So, ganito. Ayan siya, oh. Dahil nga maluwag, dahil ito sobrang nipis, susuksukan natin ng palaman, ayan. Para hindi siya sasayaw-sayaw. And then, lagay mo siya sa gitna, like this. Diba? Kala nyo naman, nakikita nyo ba? Wait lang. Yan, o diba? Ganda niya. Ganda mo sa paningin. Umuulan ba sa inyo guys? Dito sa amin na ulan. Bukas ko na ituloy yung aking paglalaba. Nagpaikot na ako eh. Nagpaikot na ako ng ulo. Nagpaikot na ako, kaya lang, mulan, so bukas ko na ituloy. Pero plano ko talagang ipagbukas. So pagkatapos ko dito guys, ang sunod ko namang gagawin, my next plan is, tawag nito, yung kusina, aayusin ko, diba? Hindi ako talaga matahimik. Gusto ko yung may gagawin ako lagi. Hindi ako yung tipong, ano, yung alam niyo yun, yung palaging higa. Hindi ako ganun. Gusto ko yung lagi akong may ginagawa. Hindi ako napapakali pagka wala akong ginagawa. Kita niyo ba? Kita niyo? Ang ganda niya.
Hilain ko siya para ano. Ang ganda niya na, guys. Magdadagdag pa ako nito. White-white lang. White tsaka ano. Mga ano, neutral na kulay. Ayan. Para di tayo ano. Hoy, shala. Ang ganda. Tinatanong ko yung panganay ko kung saan ko to ilalagay. Kung pwede ba dito, maganda siya sa center table. Pwede siguro, no? Kaya lang nakaharang siya eh. Try natin. Ang ganda. Ayan. So, hindi ko na lang tatanggalin yung sa ano, guys. Yung sa center table. Diyan na lang muna siya. Ayan. Kasi alam nyo, inaalala ko kasi, pagka maglalagay kasi ako dyan ng medyo mataas-taas, natatakpan, nakaharang siya sa pag nanunood ng TV. So, ganyan ang mangyayari, oh. Pagka ang nilagay ko dito sa center table ay medyo mataas, nakaharang siya sa, ano, sa TV. Kaya ito, inusog-usog namin. Buti na lang talaga, pag kayo merong center table na mabigat, na gusto ninyo yung mausog-usog lang, ayan. Katulad namin, gusto namin na, pagka ano, gusto namin na medyo malawak, dahil nga sumasayaw-sayaw kami, ng mga anak ko, nilagyan namin to ng, tawag nito ng gulong. So, ayan guys, oh, nilagyan talaga namin yan ng gulong, kasi, dahil nga mabigat yung center table, ang hirap niyang itulak. So, talagang sinadya naming lagyan siya ng gulong. So, eto, dyan na lang muna siya, yung isang puti na ano, bulaklak, dito ko siya ilagay. Dito, wait lang. So, ayan, dito ko siya ilagay, guys. Diba? Ang ganda, ang sarap ng panahon ngayon, ang sarap matulog, pero ako, ang sarap mag-ayos-ayos na bahay. Ay, ang nice. Ang ganda niya. Sige, start ko na, umpisahan ko na. Tanggalin ko to, o diba? Don't be afraid to fail, be afraid not to try, o diba? Ilang beses na kaming nag-try. Ilan na talaga. So, dito ko siya ilagay. Wow, so nice. So, dyan ko siya ilagay, guys. Iayos ko lang. Ayan. Wait lang, kasi natutulak siya dito eh. I-fold ko ng konti. Ayan. Para hindi siya matumba. Hindi siya, ano sa, tawag nito? Sa pintuan. Kita pa rin ba? And then, lagay ko siya dyan. So, kahit noon pa guys, ito talaga yung aking hilig, yung pag-aayos-ayos ng bahay. So, nice. Ayan. And then, this one, dito ko na lang ilagay para dalawa sila. Wait lang, diba? Ang pangit ng aking paso. Okay lang yan. At least maganda. Maganda yung pagkaayos. Tsaka na tayo mag-ano pagka may budget. Huwag nating pilitin pag wala. Oh, at least naka-organize yung ating gamit. Kahit pangit ang gamit. Oh, diba? Shala na. So, ayan, tatanggalin ko tong relo. Ibabalik ko sa dati niyang pwesto. So, ayan siya, guys. Okay ba? Ayan, okay ba siya? Comment kayo guys kung hindi okay. Papalitan ko yan. Tatanggalin ko na lang. Ayan. Sa makakapanood nito, please comment kung okay ba siya sa inyong mga mata or baka sa mata ko lang. okay siya or pangit siya tingnan. Ayan. Please comment kung pangit siya, tanggalin ko, ha? Huwag kang mahiya. Ayan, hindi ko alam kung okay siya. So, nakadalawa na tayo dahil tatlo yung binili ko. Ayan, so ang isa na lang kung saan ko ilalagay.